Hi mga guys! Good evening po sa lahat ng mga viewers at sa lahat po ng aking mga friend. Ay nandito na naman po ako pagkatapos po ng ilang araw na wala kami pasok. Dito po nagaling po kami ng bundok kahapon. At ito po ay, ito bago po ako matulog, ay gusto ko lang po malaman ninyo na ang lahat ng ito ay para makagawa po ng mga bagay na dapat pag-uusapan tungkol sa ating mga pamilya. At kayo po mga guys, dapat kapag po wala po tayong mga ginagawa, tayong mga nanay, ay isipin din po natin yung ating mga diskarte sa buhay, kung saan po tayo dapat kumita na para sa ating mga pamilya. Huwag po tayong na minsan kasi wala naman, di naman po tayo magbuhay na kung hindi po tayo kikilos o kung meron po tayong mga plano sa buhay, dapat po ay kumilos din po tayo. Pero depende naman po kung yung pamilya po ay sa membro po ng ibang pamilya natin ay nag-work po sila. Siyempre kung minsan ikaw na yung maglilinis para sa sariling bahay natin, maglalaba sa lahat-lahat na. So, dapat ay maging mahunawin sa bawat isa. Huwag po tayong mag-isip na kung anong-anong mga bagay na nakaka-stress po sa ating buhay para po yung ating sariling kalusugan ay huwag po tayong umina ng ating kalukuban. Dahil kung minsan po kasi ay may mga bagay na sa atin, lalo na sa ating mga nanay, ay mapag-isip. Hindi po pwedeng maalis yung lagi po tayong nag-iisip kung ano-anong mga bagay na nakaka-stress. Kaya minsan, kaya yung mga ibang nanay ilalang pumapangit. Yung iba po ay nagiging ay yung mga nakikita mo sa kanilang sarili na hindi maluwahan sa ang kanilang mukha, na nagiging malungkot, na alam mo na may iniisip sila. But this time, yung pag-uusapan po natin, yung tungkol po sa ating mga nanay din, nakatulad pa rin po ng dati. Pero, sa bagay po, depende naman po sa ating pamilya yan. Kung sa ating mga ibang anak, kung nagtatrabaho na sila, hindi na po kinakailangan na nasabihin mo sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Pero depende po yun kung mga anak natin ay may mga matured na kaisipan, then lalo na kung mga kahit na nag-aral pa yan, kung baluktot po ang kanilang mga kaugalihan, dapat siguro na wag ipagwalang bahala. Kung ano yung mga nakikita natin sa kanila, ay dapat din natin i-correct. Siyempre, magulang natin na kailangan din tayong magsalita para sa kanila, para at least alam nila kung ano yung mga tama, or minsan kasi yung baka sumusobra na sila, hindi na nila alam i-control kung ano yung mga ginagawa natin. Na paminsan-minsan ay tinatanong pa din po kung ano yung mga ginagawa nila or kung saan sila nanggaling, bakit hindi sila kagad nakauwi o kung anong reason. Siyempre, kailangan lagi din natin silang tinatanong. Hindi naman sa kung minsan kasi kapag yung isang bata, kapag tinatanong mo o tinuturuhan mo, parang nagiging sensitive sila. Pero hindi, syempre, magulang po tayo na dapat din natin pang-awakan hanggat dito po sila at dito po, nasa father po natin sila, ay kailangan din po natin silang tanungin kung ano ang yung mga nangyayari din sa kanila o sa araw-araw nilang buhay. Yun lang po. Pero bukas po natin ipagpatuloy ang mga nasa loob natin, lalo na kung may mga
kasama tayong mga senior citizen na matatanda, nakatulad po ng mga iba na yung hindi po natin na inahasan ng mangyayari, lalo na kapag nasa edad na po ang ating mga magulang. And by the way, good night po sa lahat. Hanggang dito na lang po. At what's lang po sa mga Facebook Reels natin. Baka may mga tutunan kayo or may mga ibang hindi po kayo napupuntahan. Ay manood lang po kayo dyan at FBFB pag may time. Thank you po and God bless. Bye-bye!